For this video guys, may kakalikutin tayo na HP na laptop. So ang gagawin lang natin dito mga kalikot, papalitan natin ng keyboard. So nagkukontak na kasi yung mga keys ng keyboard niya. Tapos papalitan pa sana ng may-ari yung kanyang panel screen kasi may mga guhit-guhit na mga kalikot. Kaso wala pang budget. So ito lang muna yung keyboard yung unahin natin na papalitan. So bago natin kalikutin guys, kapag bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara mga kalikot, kalikutin na natin siya. Tara! Try nga muna natin i-power. So ito guys, na reformat ko na to kasi gustong ipalinis ng may-ari kasi binigay lang to sa kanya. So na reformat na natin siya. Try muna natin. Ayan guys, oh. May guhit siya. Kaso wala pang budget yung may-ari. Kaya yung keyboard lang muna yung papalitan natin kasi nagkukontak na yung mga case niya. Ayan, nasa Windows na siya. Kaso lang, yung screen niya, nagdo-double image na. Ayan o. Hindi na rin natin mailipat. So, tanungin muna natin yung may-ari mga kalikot kung papalitan na din yung kanyang screen. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating laptop na HP. So, pinapakambas na ng may-ari yung mismong screen niya. Tapos, itong kanyang keyboard. So, babaklasin natin siya mga kalikot. Para may sample tayo dun sa pagbibilan nating store. Unang gagawin natin mga kalikot, baklasin muna natin itong kanyang screen. Dito sa side na to, dito natin unahin or dito pwede rin, tapos pataas hanggang sa mabaklas na natin siya. Yan, tapos check nyo lang yung may bilog na ganito. So, tuklapin nyo lang. Kung may makikita kayo dito sa screen ng laptop, tuklapin nyo siya kasi may screw dyan mga kalikot. So, dito sa ating laptop, may dalawa siya, kabilaan. So, tuklapin muna natin bago tanggalin yung screw. So ayan mga kalikot, naka double sided tape siya. Kung gusto nyong ibalik mga kalikot, lagyan nyo rin ng double sided tape para maibalik natin ng maayos. Kasi kapag hindi natin ito binalik, makikita yung screw niya dito. Tapos may apat na screw siya dito, ito yung tatanggalin natin. Unahin natin sa baba. Baka kasi kun eh tumaob. Tanggalin na natin mga kalikot yung kanyang flex. So kailangan buo rin yung pagtanggal natin sa pandikit niya. Ayan. So natanggal na natin siya. Sinubukan ulit natin mga kalikot. Ayan oh, dami ng guhit. Tapos nagpipress na yung kwan niya, yung screen na nagdo-double image. Off na lang natin. Tapos lagay muna natin dito sa ating pinaglalagyan. So ito yung dinadala ko kapag bumibili tayo ng mga screen. Dito natin nilalagay. Tapos sunod natin gagawin, bubuksan naman natin itong keyboard. So dito sa likod, may makikita kayong sign ng keyboard dito sa isang screw. Kumuha lang kayo mga kalikot ng panundot nyo, yung kasya dito sa butas ng screw. So habang sinusundot natin mga kalikot, yan, sundutin natin sa butas. Yan, tapos itaas natin. So, kung makikita nyo dito mga kalikot, lumubo siya or umumbok. Itulak lang natin. Tapos, kapag umangat na siya,
Kumuha kayo ulit ng pangsikwat natin na flat screw. Yan dito. So dito natin sikwatin guys kasi umangat na yung tinusok natin dun sa likod. So itusok lang natin. Yan. Para mabaklas itong keyboard. So ganun lang hanggang sa matuklap natin yung keyboard. Yan hanggang paikot, buksan natin. So yan mga kalikot, nabuksan na natin yung kanyang keyboard. Ayan. Ayan guys, sobrang dumi ng keyboard. Tapos tanggalin natin mga kalikot itong ribbon ng kanyang keyboard. So iangat nyo lang yung kulay itim na to na plastic dito sa likod. Ayan. Bago natin matanggal yung kanyang ribbon. Ang model pala ng HP na ginagawa natin mga kalikot, 15-in-308TX. Kita ba? Ayan o. Ayan. So baka makapagbukas kayo ng ganito. Kung hindi nyo alam, panoorin nyo lang mga kalikot sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Kung paano natin i-disassemble at saka i-assemble. Kung gusto nyo naman na tanggalin itong nasa ibabaw na casing, may mga screw siya dito mga kalikot. Tanggalin lang natin para mayangat natin itong nasa ibabaw na casing. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating HP na laptop. Nakabili na tayo ng kanyang keyboard at saka yung panel screen. Ito na yung bagong keyboard niya. Ayan. So kapag bumibili kayo ng keyboard ng laptop mga kalikot, check nyo lang kung ilang pin. Kailangan pares yung lapad ng ating ribbon. At saka syempre, same sila dito yung forma niya. Ayan. Tapos, kailangan same rin sila ng case, yung mga case niya dito. Ayan. Tapos ito na rin yung bagong screen niya. Ayan. Dito naman sa kanyang screen, so kailangan parehas yung kabitan ng screw. Ayan. Tapos dito sa kanyang lagayan ng ribbon or flex dito sa yan sa socket na yan. Kailangan parehas sila ng lapad. So yan yung titingnan natin mga kalikot kapag bumibili tayo ng screen. So kabit na natin siya mga kalikot. Tapos check nyo rin pala kung parehas sila ng size. Ayan. At saka kailangan yung socket ng ribbon magkatapat rin sila. Pati yung lagayan ng screw. Ayan, iganyan nyo siya. Para saktong sakto talaga bago nyo bilhin yung screen. Para hindi kayo pabalik-balik. So yun lang. Kabit na natin. At saka isa pa pala yung problema nito mga kalikot, nagpapakita yung BIOS settings niya before pumunta sa kanyang operating system. Kaya isi-check natin mga kalikot yung kanyang CMOS battery. Check natin kung okay pa. Dito sa ilalim niya, nandito yung kanyang battery. Yung CMOS battery niya. Yan. Ayan guys lumubo na yung CMOS battery niya. So palitan natin or try natin testerin. Testerin natin kung baka lubat siya. So sa tester natin dito siya sa 2.5 volts. Kasi 3 volts itong ating battery. So kailangan medyo sagad yung palo niya sa ating tester. So may positive negative dito. Yung dito sa ilalim niya, ito yung negative. Tapos itong flat, ito naman yung positive. Testerin natin. Ayan mga kalikot, lobat na lobat siya. Kaya nagpapakita yung BIOS settings niya, yung date, lalo na yung date. Ayan, so lobat siya. Ito na mga kalikot yung bagong CMOS battery natin na ipapalit. So testerin natin siya. Same pa rin na sa 2.5 volts yung ating tester. Ayan, sa DC. So, yung negative niya sa negative.
Tapos yung positive dito sa flat. Ayan guys, oh. Sagad na sagad yung palo ng ating tester. Ayan, oh. Samantalang ito makakalikot. Ayan, oh. Wala talaga. So ito na yung papalit natin. Pwede rin natin na testerin sa ating digital kung digital yung ginagamit nating tester. Same pa rin yung pag-tester natin, negative sa negative test prod, positive sa positive. Ito mga kalikot yung dati niyang battery. Ayan. So 0.1 lang yung reading natin. Kung baga lobat na tapos bumukol na yung mismong battery. Ayan o. Tapos ito yung papalit natin. Parehas lang silang 3 volts. Kaso dead cell na yung isa. So ito naman yung bago mga kalikot. Ayan o. May nare-reading tayong 3 volts talaga. Ayan. So ibig sabihin, okay itong CMOS battery na ipapalit natin. Tapos ito, wala na to, sira na to. So ganun lang ang pag-test ng CMOS battery mga kalikot. Siya nga pala, bakit pala tayo nagpapalit ng ganito, lalo na kapag walang karga yung CMOS battery or lobat na. Minsan kasi kapag lobat yung ating CMOS battery mga kalikot, tapos naka-off yung ating unit, yung laptop natin or yung ating desktop, magde-default yung kanyang factory settings. So kung kailan siya ginawa, so doon mag-a-appear yung kanyang date at saka yung time. Tapos hindi tayo pwedeng makakonect sa internet kasi yung date at saka time natin, naka-factory settings siya. So kung kunwari, yung ating unit ginawa nung 2015, so magbaback yung ating time at saka yung date sa 2015 kapag lobat yung ating CMOS battery. At saka hindi tayo makakonect sa internet. Ang lakas ng hangin ah. Hindi tayo makakonect sa internet kasi yung ating time at saka date nasa factory settings na kunwari nasa 2015 siya. So ganun yun. Kaya pinapalitan natin yung CMOS battery kapag lowbat na talaga at saka hindi na siya nag-charge. So ganun yung trabaho ng CMOS battery sa ating laptop or sa ating desktop. Kahit anong save natin, kunwari pinower on natin yung ating unit, iset natin yung time at saka date niya, ngayon papatay natin yung unit, so hindi siya magsisave kasi lowbat nga itong CMOS battery niya, so mahalaga rin to sa ating mga unit. So kung nakikita natin yung laptop natin at saka yung ating desktop, kahit anong set natin sa ating date at saka time, kapag pinatay natin, bumabalik siya. So ibig sabihin, palitan na natin yung ating CMOS battery mga kalikot. So ilalagay na natin mga kalikot yung bagong CMOS battery dito sa laptop na inaayos natin. Grabe ang lakas ng hangin. Ayan guys, oh, lakas ng hangin sa labas. Bali dito tayo kasi sa taas gumagawa. Kasi itong laptop na to mga kalikot, kapag na-power on na natin siya, lalabas yung settings ng ating BIOS settings. Kaya chinik natin itong kanyang CMOS battery. Lobat na lobat talaga siya at saka bumukol na siya or lumubo. Kaya papalitan natin para pag power on natin, diri-diritso na kagad siya sa kanyang operating system. Hindi na siya dadaan dun sa kanyang BIOS settings. Ilagay na natin yung kanyang CMOS battery. Pag nagbubukas kayo ng laptop mga kalikot, check nyo lagi yung mga connection nila, yung mga ribbon, yung mga wire, at saka kung ano pang mga parts na tinanggal natin bago natin binuksan. Lalo na dito sa ilalim ng board. At saka syempre yung mga screw na tinanggal natin mga kalikot. Kasi may mas mahaba, may mas maliit. Baka may ilagay natin yung mahaba, so tatagos yan. So kailangan may organizer kayo ng mga screw para hindi natin mapagbaliktad yung mahaba at saka sa maiksi. At saka bago natin ibalik yung mga ribbon, linisan muna natin yung contact niya kasi minsan sa katagalan yung parang corroded na yung mga contact. So kailangan linisan natin para matanggal yung mga itim-itim.
Yan na, wala tayong pamunas. Damit na lang natin. So kapag nagpunas tayo mga kalikot ng ribbon, huwag yung pasalubong. So kailangan padulo siya, parang ganyan, no? Kasi kapag pasalubong yan, madali pa natin yung mga pin ng contact. So matatanggal siya. Pwede na natin ilock yung ibabaw na casing. Kailangan lang mga kalikot, check nyo lagi yung mga ikakabit natin, kung nakabit na natin lahat bago natin i-lock. Kasi mamaya na-lock na natin, ang hirap pa naman magbaklas ng mga case ng laptop. Tapos yung mga screw, kailangan nalagayan na rin natin lahat para walang sobra, walang kulang. Sa bagay, nung nagsisimula pa lang tayo, may sobra, may kulang din. At saka isa pa mga kalikot, kapag nabuksan na natin yung isang laptop, kailangan linisin na natin lahat para matuwa naman yung may-ari. Huwag tayong manghinayang sa pagod natin. Ang importante, nagawa natin at saka nalinisan natin yung isang unit at saka maayos yung pagka-repair natin. Para minsanan na lang habang nakabukas siya. Sayang naman na hindi natin lilinisin habang nakabukas pa, di ba? Baka doon pa lumala yung problema ng isang unit, so ibabalik rin sa atin. So kailangan linisin na natin habang nakabukas pa siya. Ayan, ilalagay na natin yung bagong keyboard. Ito yung dating keyboard niya. Ito kasi nagpipress na yung mga key niya. Kaya minsan nadidelay yung papuntang operating system niya. So ito, ipapakita natin to sa may-ari. Tapos ito na mga kalikot yung bago. Yan. So kapag bumili tayo, check nyo lang yung kung parehas sila. Yan. Kung parehas sila ng mga key. Tapos kung parehas sila ng ribbon sa likod. Ayan o. So kailangan ganyan siya. Kabit na natin yung kanyang keyboard. Bago natin ikabit yung keyboard, tanggalin muna natin yung protector niya. Ayan o. Linisan muna natin yung contact niya. Baka nalagyan ng pandikit kanina. Ang pinanglilinis natin mga kalikot, yan, Fuji na lighter fluid. Mas maganda kasi ito kasi pag nilagay natin, hipan mo lang, matutuyo na kaagad. Kaya maganda siya na panglinis. Lalo na sa mga contact. Kabit na natin yung kanyang keyboard mga kalikot. Tapos lock na natin yung mga lock ng keyboard. Ngayon guys, nalagay na natin yung kanyang keyboard. So dandahanin lang natin yung pag-lock. Unahin natin dito sa may likod, tapos papuntang harap. Ayan, pa ganyan. Para hindi masira yung ating keyboard. Lagay natin yung mga RAM niya, tapos yung sa kanyang Wi-Fi. Linisan rin natin mga kalikot yung kanyang contact. Ayan. Unahin muna natin ilock yung kanyang CD-ROM, tapos yung kanyang keyboard. Tapos ilagay na natin mga kalikot yung kanyang panel screen. Ito yung luma niya na screen mga kalikot, tapos ito yung bago. Yan, naka-plastic pa. Ikabit na natin mga kalikot yung kanyang flex. Linisan muna natin. Mukhang may alikabok siya. Kabit muna natin yung kanyang flex bago natin siya i-screw mga kalikot.
Tapos lagyan natin dito ng tape mga kalikot para hindi matanggal yung kanyang flex. Unahin muna natin na lagyan ng screw yung bandang itaas mga kalikot para hindi siya malaglag kaagad bago sa baba. Bago natin takpan yung screen niya mga kalikot, test muna natin. Plug muna natin siya para ma-check rin natin kung okay yung nabili nating screen at saka itong kanyang keyboard. Power natin. So sana okay. Ayun. Enter natin. So okay yung nabili nating screen mga kalikot. Tapos ang i-check na lang natin yung kanyang keyboard. Grabe, ang lakas ng hangin dito sa taas. Bago natin ilagay mamaya mga kalikot yung cover ng kanyang casing, tanggalin muna natin yung kanyang screen protector bago natin i-fix yung kanyang cover ng screen. Kasi pag hindi nyo tinanggal to mga kalikot, sa katagalan, kukulubot yung ating screen protector sa minsan sa sobrang init na rin. Baka didikit lalo dyan sa ating mismong screen. Tapos mahirap nang tanggalin. So kailangan tanggalin natin mamaya bago ilagay yung kanyang frame. Ayan, test natin yung kanyang keyboard. Ayun, so okay siya oh. Ayan, magta-type tayo. 1, 2, 3, 4. Ayan, kompletuhin natin yung mga keys. Backspace. Ayan, Q, E. Ayan, okay siya mga kalikot. Ganda. Okay rin yung pinagkukunan natin dyan sa city. Try din natin yung mga number dito sa side. Saan ba yung numlock na ito? Ito. Ayan. 1, 2, 3. So, okay siya. Ayan. So, okay yung lahat ng mga binili natin mga kalikot. Yung kanyang screen at saka yung kanyang keyboard. So, compatible naman. So, ayos. Saka natin ngayon i-fix mga kalikot. Tapos, installan natin mamaya ng mga application. Off muna natin. Tapos ilagay na natin yung frame niya dito. Bago natin ilagay, tanggalin muna natin yung kanyang screen protector. Ayan. So tanggalin natin siya. Ayan. Saka natin ilagay yung kanyang frame. Tapos lagay na rin natin yung mga screw dito. So wala tayong double sided tape. Patakan na lang natin ng konting glue mamaya. Ilagay na rin natin yung kanyang battery mga kalikot. Tapos lock na rin natin. Yan. Tapos lagyan na natin siya ng mga application niya. Kung ano yung kulang. So yan mga kalikot, hindi na lumalabas yung sa may BIOS setup niya. Diretso na kaagad kasi bago na yung kanyang battery or yung kanyang CMOS battery. Tapos pinapacheck rin ng may-ari kung okay pa yung kanyang battery kung nagcha-charge pa siya. So obserbahan natin kung nagcha-charge siya. Kasi kanina mga kalikot 0% siya. So check natin, medyo kanina pa to naka-charge. So ayan, naka 7% siya. Subukan natin na i-full charge kung okay pa siya. Tapos try natin mamaya hugutin yung kanyang charger kung hindi siya mamamatay para ma-check natin kung okay pa yung kanyang battery. Pagpasensya nyo na mga kalikot kung medyo maingay sa labas. Sobrang lakas kasi ng hangin. Medyo lakasan na lang natin yung boses natin. So at least okay na siya mga kalikot. Okay yung mga nabili nating parts. Yung kanyang screen at saka yung itong keyboard niya. So wala namang damage. So ang gagawin ko na lang mga kalikot, ibabalik ko na yung mga ibang screw niya. Tapos installan natin siya ng mga apps. Tapos pwede na natin ibigay sa may-ari.
So update ko na lang kayo mamaya guys kapag nalagay na natin yung mga screw tapos na-install na natin siya ng mga application. Hindi na natin siya i-video kung paano tayo maglagay ng application. Marami naman tayong video dito sa ating YouTube channel. Pwede nyo siyang bisitahin or sa ating Facebook page mga kalikot. So update ko na lang kayo mamaya guys. 2,000 years later. Natapos na natin na-installan ng application mga kalikot. So pwede na natin ibigay sa may-ari. Ang ginawa natin dito mga kalikot, pinalitan natin ng panel screen, keyboard at saka yung kanyang CMOS battery. At saka nireformat na rin natin siya. So yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating nire-repair na HP laptop. So kapag bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng bell button natin para updated ka lagi sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, God bless ating lahat mga kalikot. Bye-bye.